rin. Sige po, doktora. Sir, nahanap niyo na ba si Dr. Francis? Hindi pa rin po, Mr. Jesus. Wala pa rin nakakita sa kanya na lumabas. Pero huwag kayong mag-alala. Naka-full alert na ang mga kasamahan namin. I-update namin kayo agad pag nakita namin siya. Tutuloy na po kami. Tara. Yes, sir. Ay, Dr. Francis. Jude! Huwag ka muna. Jude, walang mangyayari kung magkagalit ka. Kami nang bahala dito. Tama si Bart. Kami na muna rito. Muli nilakas mo. Kailangan ka ng anak mo. Baka makaangka sa'yo. Ay, sige. Masakit na yung tuhod ko. Sige lang. Problema ko. Naku. Iho, hulog ka ng langit sa akin. Ako na naman. Naulan pa. Ay, apo? Ano nararamdaman mo? Okay lang po ako noon na doktora. Pero ano na po ba lagay ng katawan ko? Bakit sobrang lungkot na nanay at tatay kanina? Ano po bang ginawa sa akin ni Doc Francis? Nara, kamusta? Anong kondisyon ni Hart? Wala, chinecheck pa rin siya ni Gia. Wala pa siya sinasabi sa amin. We have to be sure. We have to run another series of tests. We have to check her brain, run an MRI. We can't waste any more time. Gawin na natin to ngayon. Dia, kumusta si Hart? Ano mangyayari sa anak ko? That's what we're trying to determine right now, June. Kia, totoo ba yung sinabi mo kanina sa loob? Hindi na ba talaga magigising si Hart? Wala naman pag-asa anak natin. I need to run some tests para makasigurado ako, Clara. I need to figure out exactly kung ano naging epekto ng ginawa sa kanya ni Francis. Pero sana mali ako, Clara. Sana mali yung iniisip ko. Excuse me, I have to go. Nawala siya ng oxygen for how many minutes? Mama, may permanent brain damage na siya. No. I won't lose you again, Hart. Magigising ka. Everything's going to be alright, anak. Everything will be fine. Nani, doktora. Okay lang po ako, Nani, doktora. Kahit ano pang gawin sa akin, Doc Francis. Huwag na po kayong umiyak, Nani, doktora. Magigising po ako at mabubuhay rin po ako para sa inyo, Nani, doktora. At gagawin ko po yung mga sinasabi nyo. Naisipin ko yung mga dahilan kung bakit gusto kong mabuhay. Basta lumaban lang po ako at maniwala na gagaling ako. Di ba po? Doktora? Dun! Hindi ko umiiyak ka rin. Ano nangyari? Wala, Dun. Nag-alala kasi ako sa'yo eh. Lalo na yung ginawa sa'yo ni Doc Francis. Okay lang ako, Bingo. Laban ako. Di ba po lalo, doktora?
same to her. Narinig mo naman yung sinabi ni Kia, di ba? Lara, huwag mo sabihin yan. Ang sabi naman ni Kia, hindi pa siya sigurado. Sabi na may mga gagawin pa sa mga test para malaman na kung ano yung epekto ng ginawa ng doktor sa anak natin. Ako naniniwala ako gagaling ang anak natin. Magigising yung anak natin. Nalaban siya. Trending pa rin yung ginawa ni Doc Francis kay Hart? Humanda talaga sa akin yung Dr. Francis na yan. Nakatakas pala siya, ha? Nako, huwag talaga makabalik-balik yun sa ospital at saktan ulit si Hart, kundi malalagot yun sa atin. Tama. Pero kawawa naman si Jude at saka si Hart, ano? Kaya ako, babalik ako ulit dun sa ospital para tumulong sa kanila. Hindi ako talaga papayag na makalusot ulit yung Doc Francis na yan. Sama ako sa'yo, Lolo Rambo. Ako rin, Lolo Rambo. Kailangan natin mahuli yung Doc Francis na yan. Ako din, Lolo Rambo. Susama ako. Sige. Magtulong-tulong tayo. Tama. Hindi na lang po sa social media kalat ang balita, Doc. Kunti pati na rin sa mga dyaryo, radyo at TV. Sinisira talaga ng anak ko lahat ng pinaghirapan ko. Mukhang hindi na rin po ito kayang ayusin ang gimmick ninyong pagkapaawas sa publiko, Doc Albertus. Then, do everything you can to fix it. Mag-hire ka ng isang magaling na PR agency. Ewan ko kung anong dapat mong gawin. Basta ayusin mo. At dagdagan mo ang bantay sa labas. Titan Security. Siguraduhin mo hindi siya makakalapit sa akin. Kahit gaano kahigpit ang seguridad sa RG Camilo's Medical Hospital, lumusot pa rin ang sinasabing suspect sa panglalason sa biktima na si Hart de Jesus na si Dr. Francis Camilo's. Binilikan muli nito ang biktima para tanggalin di umano ang ventilator ng bata at pagkatapos ay tumakas ng muli. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtugis ng mga pulis sa suspect na si Dr. Francis Camilo's. Francis, anak ko, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganito dati. Hart de Jesus' health condition worsens. Hart is beyond cure, experts say. Perfect. Just perfect. I'm so good. Take that, Margaret. Sir, wala pa rin ba tayong lead hanggang ngayon? Mr. De Jesus, ginagawa po namin ang lahat para makita namin si Doc Francis Camilo's. Nagpadala na rin kami ng mga pulis sa tahanan ng tatay niya at mag-isa ko doon tinitira niya. Nasa wanted list na rin po siya. At ipinakalat na namin ito lahat sa mga presinto namin dito sa Maynila at maging sa mga checkpoint. Kapag nakatanggap kami ng anumang impormasyon, tatawagan namin kayo agad. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nahanap. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan sa ginawa mo sa anak ko, Francis. Naiinis ako sa sarili ko. Nangako ako sa'yo at kay Hart, napoprotektahan ko kayong dalawa. Pero sa mga nangyayari ngayon, wala naman akong nagagawa. Kasalanan ko lahat to eh. Ano mo sabihin yan? Ako may kasalanan. Kundi ako nalingat pa isang gabi, di. Dapat hindi nagawa ni Doc Francis to. Ako may kasalanan. Ano na mangyayari kay Hart? Lara. Wala kang kasalanan. Bumisisin yung sarili mo.
Ang magagawa lang natin ngayon ay magdasal na sana, sana maganda yung mga resulta ng test ni Heart, ha? Maraming kasalanan, ha? Dok, ito po yung MRI ni Heart Jesus. Thank you. No. 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 Kia, what's happening? No, we'll get through this, anak. Heart will get through this. We'll get through this. Taken off the ventilator for a few minutes. Dahil dun, nawalan siya na oxygen. At ang unang naapektuhan ay yung utak niya. Ano ba nangyari sa utak niya? It's severely damaged, June. Severely damaged. Ano mangyayari kay Heart? The chances of recovery is minimal. Lalo na si Heart. Kakuma na siya noon pa lang. I'm sorry. Nakakausap at nakikita niyo po si Heart, Doktora. Parang awa niya na po, Jesus. Pagalingan mo na po kasi si Tol. Sana po, hindi na po naman ang kondisyon niya. Good girl naman po siya, di ba? Sana po magising na po siya. Kahit hindi sila sa akin sinasabi ni Tol. Alam ko na nahihirapan na po siya, Jesus. Oo, June. Simula nang makoma siya, nakadikit na siya sa akin. Eh, hindi niya sinabi sa amin? May kasunduan kami ng apo ko. Pero sa tingin ko, ngayon, kailangan din nang malaman kung ano yung totoo. Dahil kailangan natin siyang pigilan. Pigilan po? Pigilan po saan? Na pumasok sa puting liwanag. Puting liwanag?
sinusundo na yung anak ko ng patik. Heart, anak! Heart, hindi pwede! Heart! Anak, hindi pwede! Hindi ka pwede pumasok sa piting liwanag, ha? Anak, makinig ka sa akin! Kahit anong mangyari, hindi ka papasok sa piting liwanag, anak! Makinig ka sa akin, lola mo! Anak! Hindi pwede, ha? Anak, hindi pa pwede! Hindi pa pwede! Huwag ka papasok dyan! Narinig mo ba ako? Anak! Okay. Doktora! Doktora! Okay, sorry po. Tay, nona doktora, wala na po yung puting liwanag. Jude, wala na po yung puting liwanag. Listahan si Heart. Listahan ng mga gusto niyang gawin pag nagising na siya. Pag gumaling siya. Pero dumating sa punto na inisip niya, baka hindi na siya magising. Baka hindi na siya gumaling. Pero gusto pa rin niyang mabuo yung listahan niya. Sabi niya, para kahit mawala siya, natupad niya yung mga pangako niya, yung gusto niyang mangyari sa mga taong mahalaga sa kanya. Mga taong mahal niya. Ang ibig niyo po sabihin, tinatanggap na po ni Heart na mamamatay na siya? Oo, Jude. Noon, pero pinaunawa ko sa kanya na mahalaga ang buhay, na may dahilan para mabuhay. At nakita niya yun. Nakita niya na maraming dahilan para mabuhay siya. Ikaw. At kayo. Tayo. Dahilan kung bakit gustong mabuhay ni Heart. Tayo ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Simula nang makita ni Heart na marami siyang dahilan para mabuhay, sumaya siya. At ang paniniwala ko, kaya bumuti ang kalagayan niya dahil masaya siya. Pero umatake na naman si Francis. Huwag naman sana. Pero baka nabibilang na ang panahon ng apo ko na kasama tayo. Ibig niyo po sabihin, Doktora, tanggapin na po namin na mamamatay na po yung anak ko. Doktora, hindi namin pwede sukuan yung anak namin. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. May nakikita pa akong pag-asa para gumaling si Heart. Ano po yun, Doktora? Ito. Ito ang nakikita kong pag-asa. Kailangan tuparin natin ito. Paalam ka na, Tol. Tol, ipangako mo sa akin na hindi ka sasama sa puting liwanag, ha? Hindi mo ako pwedeng iwan. Di ba gagawin?
talagang nagawa sa akin ni Doc Francis. Hindi ako sigurado kung gagaling ba ako. Hindi, Tol. Tiwala lang. Basta hindi ka pwede sumama sa puting liwanag. Nagtataka kayo kung paano gagaling si Hart pag natupad itong listahan na ito. Naobserbahan ko, pag masaya si Hart, pumubuti yung kondisyon ng katawan niya. Pero pag malungkot siya, lumalala yun. Tandang yun nagpapasaya sa kanya. Pag nakikita kayong lahat na masaya, kaya dapat matupad natin itong listahan na ito. Kasi sigurado ako, yun yung magpapasaya sa kanya. Mabuti po yung kondisyon ni Hart, Doktora. Kung sakaling matupad po natin lahat ng mga yan, paano po mangyayari yun? Jude, I'm a woman of science. Kung paiiraling ko ang pagiging logical ko, magiging doktor ko, ay isa lang ang sasabihin ko. Base yun sa findings namin tungkol kay Hart, wala na siyang pag-asa pa. No, kasi nakikita ko may pag-asa pa. May paraan pa para gumaling si Hart. Alam niyo, nung nakakasama ko siya, ang daming mga hindi ko inaasahan yung nangyayari. Hindi ko inakalang nangyayari kasi pati pananaw ko. Mga paniniwala ko ng bago. Hindi ko inisip na pwede pala na ang isang tao maging konektado sa kaluluwa ng iba. Nakita ko yun kasi ganun ang nangyayari sa akin. Nakikita ko, nakakausap ko si Hart. At nakikita ng dalawang mata ko. Tuwing masaya si Hart, gumagaling siya. Umubuti siya. Umubuti ang kondisyon ng katawan niya. Malaban si Hart. Buong tapang niya hinaharap ito. Justice. Strong will to live. Pero kailangan niyang tulong natin. At ngayon, sinusundo na raw siya ng puting liwanag. Mas kailangan niya tayo. Iparamdam natin sa kanya na nandito lang tayo para sa kanya. Doon muna tayo sa pamilya mo. Bingo! Bingo! Nandito na ulit yung puting liwanag, oh! Hindi pa ako pwedeng sumama sa inyo. Gusto ko muna makasama ang pamilya ko. Pero, asan ba kasi yung puting liwanag?